ika'y mamahalin. Kamusta po? Maligayang panonood sa aking channel. At ito ang episode 341 sa ating serye sa pagbisita sa libingan ng mga sikat. Sa yugtong ito, tayo nagbalik sa Mandaluyong City Cemetery upang maganap ng mga kilalang individual gaya ng ating mga bayani, dating artista, mga awit, politiko, atleta at mga negosyante na nakalibing sa bahaging ito ng Kalakhang, Maynila. Halika't sumama kayo upang muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling antungan ng isang dating matini idol at aktor na lumabas sa ilang mga pelikula at programa sa telebisyon sa kanyang maiksing anim na taon sa industriya mula taong 1995 hanggang 2001. Matatagpuan sa gitnang bahagi ng sementeryo ay ang mausoleo ng mga apasyonado at ang huling antungan ng dating mati ni idol at aktor na si Denver Razon. Si Denver Razon o Denver Sarmiento Apasyonado sa tunay na buhay ay sinilang noong ika-6 ng Pebrero taong 1997. Siya ay isang dating matini idol at aktor na lumabas sa ilang mga pelikula at programa sa telebisyon sa kanyang maiksing anim na taon na karir sa industriya mula 1995 hanggang 2001. Si Denver Razon ay anak ng dating aktor at mga awit na naging politiko na si Darius Razon o Darius Apasyonado sa tunay na buhay. Si Razon ay lumabas sa 14 na mga pelikula at programa sa telebisyon mula taong 1995 hanggang 2001. Siya ay unang lumabas noong taong 1995 sa TV musical variety show na That's Entertainment na pinangunahan ni German Moreno at Ike Lozada at pinalabas sa GMA7. Ang ilan pa sa kanyang mga pagganap sa pelikula ay ang 1996 Isa Dalawa Takbo na pinagbidahan ni Andrew Iliana at Smokey Manaloto. 1997 Iskalawag Ang Batas ay Batas na pinagbidahan ni Raymart Santiago kasama si Jelly De Belen at Victor Neri. 1997 Bandido na pinagbidahan ni Zoren Legazpi kasama sina Anjanet Abayari, Charmaine Suarez at Matt Ranillo III. Good news, boys! Mukhang ito na simula ng pagsikat natin. Kitang-kita nyo naman yung mga tao eh. Alala sa mga palakpak eh. Lalo na nung kumanta si Lara. 1997, Laban ng Lalaki na pinagbidahan ni Chistone Alarcon at Jan Regala kasama si Nazaldi Shornak. Alam ko pa kay kailaman mo ako tumalyan nun ah. Sige ka, magsusumbong ako. Yan. Ano yan? Ha? Ala ako, sir. Hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko, impormasyon. Ah! Sir, palamig muna kayo ng ulo. Masyado kayo mainit eh. Dito sa Mindoro, impormasyon. My name is Elvis. May ako dun ah. Kung impormasyon lang, marami tayo niyan. Ah, pare! Tropa ko, pare. May inaanap. Putol ng tenga. Tapos yung tropa ko, pare. Putol ng tenga, umalis pare. Umalis ka na! Umalis ka na! Labo na ito. Ano sabi mo? Wala, wala! Pare! May nahanap kasi yung tropa ko, baka kilala mo yung... 1998, Kahit Pader Gigibain Ko na pinagbidahan ni na Philip Salvador at Rosana Roses kasama si Eddie Gutierrez. Tripan ko na kayo. Para makalaro namin. Eddie! 2001 Buba na pinagbidahan ni Rufa May Quinto kasama si Gary Estrada at Ay de las Alas. What a woman, that Buba. She's better than James Bond. It's real, huh? Something else. Hey, guys, guys, we need her. Polly, go and get her. Baka naman delikado.
Walang yaka, Luis. Ikaw palang hype. Ang kanyang uling pagganap ay noong taong 2001 sa pelikulang Kaaway Hanggang Hukay na pinagbidahan ni Philip Salvador kasama sina Edo Manzano at Ina Raimundo. Noong madaling araw ng 15 ng Marso taong 2006, si Razon ay di inaasahang pumanaw ng kanyang sinasakyang Honda City na may plakang WAJ920 na minamaneho ng kaibigan sa kahabaan ng Araneta Avenue ay nasagi ng isang 10-wheeler truck dahil sa pagkakabangga nito sa poste ng kuryente at bakal na gate. Si Razon ay di na umabot ng buhay sa paggamutan ng UARM Hospital sa Santa Mesa. Siya ay 29 na taong gulang lamang. Katabi ng punto de Denver ay ang kanyang nakababatang kapatid na si Darlene Gay na pumanaw dahil sa sunog sa bahay ng mga Razon sa Mandaluyong noong 12 ng Mayo taong 1992. Siya ay 14 na taong gulang lamang. Sa mga susunod na yugto, pagpapatuloy natin magbisita sa Cementerio del Norte sa Manila at libingan ng mga bayani sa Taguig. Abangan sa channel ito at magpo-posting kami ng iba pang mga video sa pagdalaw natin sa Loyola Memorial Park sa Parañaque at sa Marikina. Salamat sa panonood. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto niyo ang channel na ito. Magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga na mayapang sikat at iba pang personalidad.